Hi guys! Para sa video natin ngayon, ituturo po namin sa inyo kung ano ba yung bagong paraan kung paano tayo makakapag-register sa mga Nidata Promos ni Smart gamit yung registration link na ginawa po ni Sir Jerome Laliyag. Okay? So, marami po sa atin ang naka-encounter na hindi na nila ma-access yung registration link ano ng Nidata. At yung iba naman po, ang sinasabi kapag na-access naman nila ay kailangan naman ng GLA key. Okay? So, lahat po yan, ituturo namin sa inyo kung paano nyo gagawin at paano maging successful no, na ma-register nyo ang inyong mga SIM sa Nidata 99 or Nidata 299. Okay? So, tutok lang po kayo sa video nito para sa kabuuang tutorial. Okay, so kailangan natin dito guys ng dalawang application ano. So mayroon po kami pre-provide na application, yung APK po no, yung installer niya. Ang pangalan po ay HTTP Canary. Okay, ito po yun ano. So may pre-provide po tayo dyan, paki-check po sa description ng video ito para sa download link ano. So paki-download po yan guys, tapos paki-install po sa inyong smartphone. Okay, so yun po yung unang application na kailangan natin. And then, pangalawa naman, kailangan din natin ng VPN. Any VPN po. Pero isa sa mga nirecommend namin ay itong Super VPN. Okay? So, mamaya malalaman nyo kung bakit kailangan natin ng VPN. Ano? Okay? So, ngayon guys, buksan po muna namin yung GigiLife app para makita nyo po na hindi pa tayo register talaga sa Nidata no, sa Nidata promos ng Smart. So ang gamit po natin dito ay Smart po prepaid. So ito po yung Rocket SIM. Ayan ano. So kung makikita nyo guys, i-zoom natin ano. Ayan po yung number ng ating Rocket SIM dito sa may ibabaw, ayan. So for proof lang po ito guys ha. Ito po yung number natin ano. Ayan, 0920188 0542. Okay? So kung makikita nyo no, ayan po yun. So yun din po yung nakalagay sa ating GigiLife app. Yan, so nakalagay siya no, dito sa baba, 0920188 0542. And then nakalagay din po diyan, malinaw naman po, no active promo. So wala tayo, hindi tayo nakasubscribe sa any active promo. And then sa taas nakalagay yung load natin, may nakalagay na po na 300 na load. Okay, so i-register po natin yan mamaya ano. Okay, so pinakita lang namin sa inyo muna na wala pa tayong active promo bago natin gawin yung pag-register ano. Okay, so install nyo po muna guys yung HTTP Canary. Once na install nyo na po siya, open natin yung HTTP Canary. Okay, so ganito po ang unang lalabas yan guys pagka bagong na-install nyo no. So first time nyo ma-install, ganito siya. So scroll down nyo lang po yan, then antay nyo lang po na lumabas itong accept ano, yung mag-color orange siya. So yan, lumabas na siya, accept nyo lang po. And then dito, tap nyo lang po yung configure. And then tap OK pagka may lalabas ng ganitong request, ano, connection request. And then dito, tap nyo na lang po diretso yung skip sa may upper right side. Then skip ulit, ano. Yan, okay. Tapos, tap nyo na lang po dito sa may bandang baba para mawala yan, okay. Yan, so ito po yung susunod na lalabas, guys. So, ang next na gagawin nyo, i-tap nyo po itong plus sign sa may center, ano, sa gitna. And then, sasabihin niya dito, up target. So, hanapin natin yung target. So, itap niyo po sa may upper right side itong plus sign. So, yung target application natin dito ay yung GigiLife. So, dito, i-search niyo po yung application ng GigiLife. Okay? So, i-search natin siya. So, lagay natin GigiLife. Yan. Okay. So, pag nandito na po, nasa up target na siya, naka-select na siya, no? Na-add na natin siya. Okay na po yan. So, tap nyo na lang po yung back. And then, para mag-start yung capturing, itap nyo po itong parang icon dito, no? Itong blue icon sa may lower right side. So, itap nyo po siya. And then, tap nyo na lang not now. Yan. So, pagka naka-green na po yan, ibig sabihin nagka-capture na po yan. Okay? Capturing na po yan. So, kanina blue, ngayon green na siya, meaning naka-enable yung capturing ano. So i-minimize na lang natin siya guys. Okay? Ayan ano. And then
i-open natin ulit yung Giga Life app. Okay? So, open natin siya ulit. Ayan. Okay? So, be sure guys, ha, may load na kayo naka-ready. And then, naka-register na rin dapat yung number nyo, mobile number nyo, sa Giga Life app. So, kapag kaganyan na po, na-open na natin siya. Kung mapapansin nyo, dito po sa kanyang floating window, kasi pag minimize natin siya, magiging floating window siya, ano. May lumabas na siya, no, na parang result. So, itap nyo ulit yung HTTP Canary, okay? So, pag na-open nyo na, ganito yung lalabas, ganito yung mangyayari sa Giga Life app. Okay, so parang may result siya. So, itap nyo po ito, yung Giga Life app, and then puta po kayo sa may request. Yan. So, dito po guys, makukuha nyo yung GLA. So, okay, so ito po yung GLA kung makikita nyo. Okay, so dito po banda. So, itap nyo po yung GLA na yan. And then, itap nyo next yung free copy. Tapos, i-press and hold. Ito na po yung magiging key nyo. I-press and hold, yun lang po yan. And then, copy. Okay? So, puta po tayo next. Doon na. Minimize natin siya, guys. Puta po tayo next. Doon na po sa link ni Sir Jerome kung po, saan tayo mag-register. So, buksan natin yung online data registration link. Yan, okay? So, kung ganitong lalabas, guys, karamihan sa inyo, ganitong nakaranasan, hindi nila mabuksan. Okay, so, ang gawin nyo po dyan, kaya po tayo nagpa-download ng VPN, ay, yun po ay gagamitin natin para ma-open natin. Yan, ano? So, open nyo po ay yung VPN, yung Super VPN, or kahit anong VPN na gamit nyo. So, kung ayaw ng ibang VPN na ginagamit nyo, ito pong gamitin nyo, guys, itong Super VPN. Kasi, tested namin siya, no? So, skip lang natin kapag ka may mga ads. And then, proceed with ads. Okay? Then, connect. So, pagka-disconnect na ang lalabas dito, ibig sabihin connected na po tayo, no? So, balik na po tayo ngayon, guys, sa link ni Sir Jerome sa registration link. So, refresh lang natin siya. Yan. So, okay? So, kung makikita natin, lumabas na po dito, nag-load na siya, kanina ayaw, di ba? So, yun po yung purpose ng VPN, kaya kailangan natin siya, no? So, dito po, sa may GLA, dito na po natin siya ipi-paste, ano? Yung key kanina. So, press and hold nyo na lang po. Tapos, paste. Yan. Para ma-paste yung GLA key na galing dun sa HTTP Canary. Tapos, dito naman sa mobile number, i-enter nyo na po, guys, yung mobile number ng inyong SIM. Yung Rocket SIM nyo ba? O Talk and Text SIM or Smart Prepaid SIM, no? Kung saan nyo paparegister yung online data. Then, i-type nyo po yung password dito. Password po ito ng inyong Giga Life app. Okay? So, please take note, guys, na gagawin nyo po ito nang mabilisan kasi every minute, every 1 minute po, 1 to 2 minutes, nagbabago po yung GLA key sa Giga Life app. Okay? Kaya po yung iba hindi gumagana, ano. So bilisan niyo na lang po pagka nakuha niyo ng GLA key agad, i-copy paste niyo na lang agad tapos diretso na agad kayo sa Only Data registration link. Okay? So tapos dito, mabili na lang kayo kung 30 days o 7 days. Mas maganda gawin niyo ng 30 days. Nang sa ganun, matagalan talaga. Kasi kung 7 days, mamaya mag-block na naman si Smart sa update nila, no? So, gawin natin 30 days na. Tapos, register. Okay, so kung error siya, guys, ulitin natin, ano? Pagka-error. So, buksan ulit natin yung HTTP Canary. Tapos, i-close muna natin siya, no? Ulitin natin. So, yun sinasabi namin, guys, na dapat mabilisan po siya. Okay, so ulitin natin. So, itap ulit natin itong blue, itong icon, ano, itong parang icon sa baba. Okay, so pag nag-green na, naka-enable na po yung capturing, minimize natin siya, tapos buksan ulit natin yung Giga Life app. Okay, so once na-open na, itong floating icon, floating app ng HTTP Canary, open natin siya ulit. Balik ulit sa Giga Life app. Tapos punta ulit sa request. And then, GLA, free copy. Then, press and hold natin siya, no? Para makapi lahat. And then, balik po agad kayo sa registration link, ano? So, dito, i-paste nyo lang po agad yung GLA kasi magbabago po agad yan. And then, yung password, nandyan na rin siya, no? So, register diretso na lang po. Okay, so can't be reached. Okay, so refresh natin, guys. Okay, so na-disconnect yan, ano, pag ganyan. So, reconnect natin yung VPN, guys. Ayan, disconnect siya, no? So, reconnect natin yung VPN.
So, kung connected na, refresh natin ulit. Okay, so paste natin agad. Okay, so yun yung number natin. Double check na natin password, ano? Okay, tapos register. Yun, okay? So, kung makikita nyo guys, lumabas na po dito, ano? Enjoy Unli Data 299. Unli Data for all sites for 30 days. Okay? So, dapat gawin nyo po ng mabilisan yan. Kasi kung hindi nyo po magagawa, kagaya niyan, yung ginawa natin, nag-e-error po siya pagka nalilate kayo. So, be sure lang na magawa nyo agad na mabilisan. Okay? So, kung mapapansin nyo kanina, hindi tayo makapag-register kasi yung HTTP Canary, meron po siyang VPN built-in din, ano. So, pagka in-open mo kasi yung HTTP Canary, automatic mag-enable yung VPN niya, and then yung Super VPN, mag-disable, mag-turn off yung VPN. So, once nag-turn off yung Super VPN, hindi na naman maglo-load po yung Unli Data registration link. Okay? So, kasi naka-disable nga yung Super VPN. So, pagka yung VPN naman ng HTTP Canary yung ginamit natin, hindi naman naglo-load yung link. Hindi gumagana sa VPN na yun. Okay? So, kaya dapat gawin nyo po ng mabilisan. Okay, guys? So, pagka in-open nyo yung HTTP Canary at nakopy nyo po agad yung GLA key nyo, i-minimize nyo agad, tapos be sure na naman naka-open na kayong Unli Data registration link para ma-paste nyo na dito, no? Pati yung number nyo, ma-input nyo na, ma-ready nyo na lahat. And then, saka nyo po i-connect yung Super VPN. Pagka once na-connected na kayo, saka nyo po i-register. Ngayon, pagka nag-error po ulit, ulitin nyo lang po yung procedure na yon, and then i-refresh nyo muna yung link. Saka nyo i-input lahat, yung GLA key, number, password, tsaka yung promo list, para makapag-register kayo agad. Okay? So, ayan guys, na-register na po natin siya sa Unli Data 299. Ngayon, i-double check natin kung talagang pumasok, ano, kung talagang na-register na siya. So, buksan natin ngayon yung GigaLife app. Okay, so please log in. So, log in natin yung number ng ating smart rocket sim, ano? Yun, okay? So, kung makikita nyo guys, successful po, na-register natin siya. Ayan. So, nakalagay na po dyan, Unli Data 299. Okay? So, nabawasan na yung load natin na kanina ay 300, ano? Tapos, kung mapapansin nyo po, ito pa rin po syempre yung number na gamit natin kanina. Okay? So, kung mapapansin nyo, yan pa rin siya, no? 0920-188-0542. Okay? So, proof po namin yan na working talaga yung trick na ito. And then, makikita nyo naman po siguro, guys, sa date, nakalagay dyan yung registration natin, ano? Yung expiration pala natin. So, July 9. Ngayon, yung date, yan, June 9. So, 1 month, ayun po, no? Nakalagay June 9. So, expiration natin, 1 month, after 1 month, July 9. Okay? So, proof po yan, guys, na kakaregister lang natin and working po yung trick na ito, itong tutorial na ito. Okay? So, ganun lang, guys, kabilis po kung paano natin siya gagawin. Kung paano natin mapapagana yung Unli Data registration link ni Sir Jerome Laliag. Okay? Kung sa tingin nyo po guys, nakatulong po yung video namin, please click the like button and share this video po. And subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.